Hello po, welcome back sa ating channel. Ang topic po natin ngayon ay no prostress na ang problema hindi siya gaanong lumalamig dito sa my refrigerator compartment. So, nagyelo naman siya dito sa may bandang freezer, pero ang problema ay hindi siya lumalamig dito. So, ang ginagawa nung may-ari ay dinedefrost ng isang araw, tapos ipa-plug in ulit. After 3 days, hindi na naman siya okay. So, yun ang i-check up po natin ngayon. Kung ano ba ang dahilan kung bakit nagaganon yung ref natin, especially sa mga no-frost ref. So, sabi nila kulang na daw ng freon o kawalang kargang freon. Kasi nga, hindi nga lumalamig dito sa baba. Kadalasan napapanisan pa ng pagkain. So, yun ang gagawin natin ngayon. Samahan niyo ako at ayusin natin itong ref na to. So, buksan natin. So, buksan natin ang kanyang freezer. Ayan. So, meron siyang tornilyo dito. Ayan. Pagka naatanggal na yung tornilyo na yan, ilalagay lang natin to. Ayan. Pagutin natin. Ayan. So, makikita na natin yung kanyang fan motor. So, ito yung kanyang fan motor. Pagkatapos nating matanggal yan, iangat lang natin konti. Ilain natin. Ganyan. Okay. Ayan. So, ito ang kanyang fan motor. I-detach natin yan. Pagka-detach ng ating fan motor, ito yung mga parts na i-check up natin. Ito yung kanyang yung tinatawag na defrost thermostat o yung thermodis. Ito yung kanyang thermodis. Ito naman yung kanyang fuse at ito yung kanyang heater. Okay? So, ang heater natin, ito yung tumutunaw dun sa yelo, namuong yelo. Okay, so kinokontrol po yan ng thermodis. Dumadaan din yan sa fuse. Okay, ngayon kapag isa sa kanila ang nag-fail, halimbawa hindi gumana yung ating defrost heater, open na yung ating defrost heater, o kaya yung ating thermodis, o walang continuity yung ating fuse, hindi siya magpa-function, na nagko-cause ng clog sa evaporator. So, marami na tayong video niya na makikita nyo sa ating channel na kapag isa sa kanila ang hindi nag-function, magka-clog, as in mag-yelong buo to. Ngayon, anong mangyayari kapag nag-yelo na buo ang ating evaporator? Mayroon po kasing daanan ng hangin yan dito. Ito, daanan ng hangin. Kapag na-clog po ito, hindi na siya magse-circulate na mabuti. So, mako-constrict yung daanan ng cold air pababa dito sa refrigerator compartment. So, hindi nabababa yung cold air dito dahil nga na-block nung yelo doon. So, ano mangyayari doon? Limited lang o wala na halos na cold air na pupunta dito sa evaporator compartment. Kapag ganun, mapapanisan na ng pagkain. So, balik tayo dito sa freezer. Balik tayo sa evaporator. So, ang lagi nating chine-check kapag ganun ang sitwasyon ng ating ref ay itong thermodis, itong fuse natin, tsaka yung heater. At i-chine-check up din natin yung defrost timer. Papakita ko sa inyo yung defrost timer sa baba mamaya. So, una nating i-check yung ating fuse. So, meron akong ano ngayon, gamit ko ay digital multimeter. Set natin siya sa continuity. Unahin natin kasi yung fuse. Yan. Yan. Okay? So, unahin natin itong fuse. Asaan yung fuse? Yung kulay red and blue na yan, i-check natin yan kung continuous siya. Ayan. Narinig natin, continuous po ang kulay red at saka blue. Ibig sabihin, wala po tayong problema sa fuse. Dito naman tayo sa ating defrost heater. Ito, kulay red at saka red.
So para ma-test ito, i-set natin ang ating digital multimeter sa ohms. Okay. Yan. Che-check natin ang kanyang resistance. Yan. So 507.6 o 0.5 sa ibang multimeter. So 507, ibig sabihin okay po ang ating depositor. So tama lang yung kanyang resistance. Yan. Ngayon dito naman tayo sa ating thermodis, yung orange tsaka brown. So nasa ano pa rin tayo, yung ating multi-tester ay nasa ohms pa rin. So iti-test natin yan, orange at brown. Naka-off siya. Yan, makikita nyo, wala siyang resistance. Yan. Walang resistance ang ating thermodis. Yung orange tsaka brown. Ite-test din natin yan na after 10 minutes, paandarin natin mamaya, tapos ite-test natin yan kung may resistance o wala. Ayan. So ibalik ko muna. Ibalik muna natin. Kasi mas magandang tester rin itong thermodis kapag malamig. Kailangan mapalamig muna natin ito para makuha natin ng resistance. Dahil wala akong yelo, papaandarin ko na lang muna siya para malamigan yung ating thermodis. Yun. Then, lagay ko siya ganyan. So, ganito na lang siya, paandarin ko muna. Ayan. So, i-plug in ko 10 to 15 minutes. Ayan. Maandar na yung ating compressor. Meron akong dalawang thermodis na nabili. Ito yung dalawang bagong thermodis na nabili natin. So ang gagawin natin dito, ilagay natin dito sa piso. So palamigin natin siya. Kasi i-compare natin yung resistance reading. 10 to 15 minutes nating paandarin para mapalamig natin itong freezer. Yan. So tinestra natin, eh, umuusok pa. Kita niyo yung usok niya. Oh. Yan. Niref ko din talaga yung thermodis natin, isang bilog tsaka isang rectangle. Yan. So para i-test natin yung resistance nila. So binunot ko na sa saksakan. Yan. So i-test natin yung resistance nila. Kanina nung hindi pa siya malamig itong thermodis natin ay walang resistance. Ngayon tingnan natin kung malamig siya at tingnan natin ang resistance. Ayan. So nasa mga 0.2 itong bilog. Itong isa naman, ito nawawala, 0.2 din. Okay, so yan ang resistance ng bagong mga thermodis natin na kabibili natin. Ite-test natin yung actual na thermodis nito na nakakabit. So tanggalin ko lang. So binunot ko na siya sa saksakan kanina. Ayan yung actual na thermodis niya. Tatanggalin ko na. Ayan. Ito ang ite-test natin. Brown at saka orange. Tingnan natin ang ano nila nga, ang resistance niya. Ayan, oh. Wala. So defective na tong thermodis natin, kaya papalitan na natin siya ng bago. So papalitan natin itong thermodis na to. Paano magpalit?
kakatin lang natin to. Bali, dito sa may bandang taas. Ayan. Then dito. So ito yung old na thermo disc. Magbulatan lang natin. Parang magbulat lang ng wire. Ayan. Then, ang ipapalit natin, ito. Yung iba may fuse na. So, i-disregard na lang natin yung may fuse. Tapos ito, cut natin. Didugtong lang natin tong wire. So, dudugtong lang natin. Kasi hindi naman natin siya ma-mounting doon. Ngayon kung kaya nating i-mounting, mas maganda sana. Kaso dahil hindi kaya, ganito na lang siya. Idudugtong lang. Ayan. Tapos tape-tapean. Lagyan natin ng insulation niya na electrical tape. Ganun din sa kabila. So lalagyan natin ng insulation yung mga pinagdugtong natin ng wire. So kahit magbaliktaran ang paglagay niyan. Kapag nagtitape tayo, medyo hilain natin ng konti yung tape. Pagkatapos nating ilagay ang tape, ididikit ulit natin. So itong metal dapat nakadikit dito sa may ano. Dito siya nakadikit. At i-tape pa pala natin 'to. Okay, tinitape natin 'to kasi nakausli yung wire niya. So kasi pag nagdikit 'yan, nakausli. Expose yung copper wire. So tinitipan natin. So para hindi siya makakuryente. Ganyan, nakaakap yung bakal. Nakaakap siya. Cable tie natin. Dapat nakaakap siya din kasi 'yan ang magkakandak. Ibalik natin ngayon. I-cable tie din natin yung mga wire niya. Na-install na natin yung bagong thermo disc. Okay, balik ko na yung fan. Tapos dito. Yan. Hindi maayos. Okay. Yan. Isa natin. Tapos, ilagay na natin yung kanyang front cover. Then, ibalik natin yung kanyang tornillo. So, ito yung pinalitan natin, guys, na thermo disc. So, mahina ang lamig dito sa baba dahil namumuo yung yellow, hindi makapag-circulate na mabuti yung cold air sa baba. So, pagkatapos nating mapalitan yung kanyang thermo disc, ipa-plug in natin. Okay, umandar na yung compressor, so obserbahan na lang natin. Ngayon, dito sa ating defrost timer,
ito yung ating defrost timer. Wala akong nakitang problema dito kasi nag-move naman siya. So, observe lang natin kasi ang suspect ko is yung thermodist talaga. So, alam nyo kung paano malaman kung good o nag-move yung ating defrost timer, isi-set lang natin siya. Ayan o. Ayan o. Kita natin. Itapat natin siya yung mark doon nakatapat sa kulay blue. Tapos, obserbahan natin kung lilipat yan. Ayan o. Kulay blue yon, nakatapat siya sa kulay blue. Ngayon, after an hour or 2 hours, ay kung hindi yan lumipat, ibig sabihin, hindi nag-move yung ating defrost timer. Okay? So, hayaan muna natin, tapos tignan natin mamaya. So, 2 oras na po mga ka-RDCTV. Kanina, nandito siya sa kulay blue, di ba? Ngayon, nandito na siya. Ibig sabihin, wala pong problema yung ating defrost timer. Nandyan siya kanina, nakatapat siya dun sa period na dot na kulay blue. Ngayon, nandito na siya. So, ayan mga ka-RDCTV, obserbahan po natin itong no frost ref na to na nagpalit po tayo ng thermodist. Okay na dito ma'am, dito sa baba. Napintas nila mais na matan. Saka mo lang na ito, may karga tao ba yung may karga? Karga? Pwede pa kinarga, auntie ko? Han. Awang pa yung hamanan, pinakarga, hindi kaya may nakagrocery. Sa likod.